Hello guys! Muli si Maestrang Plantita, Michelle Awa Hersho. Mangungumusta sa inyo mga ka-planters. Ang episode natin ngayon, ano ang ginawa ni Haring Araw sa aking mga halaman? So ito guys ang nangyari sa aking mga halaman na wala pang isang oras silang nasinagan ng Haring Araw. So ito po yung nangyari. So this one is my wave of love. Ayan, yan po ang nangyari sa kanya. Giant na po siya guys. So yan po ang nangyari sa kanya. So buti na lang isang leaf lang ang nasunog. At this one din, yung aking alocasia. I'm so sad dahil dadalawang dahon na nga lang sila. So nasunog pa yung isa. Kasi hindi ko sila talaga na ipasok agad sa loob ng aking bahay. So and also my burley. Look at my burley. Ang ganda na sana niya guys. Pero nasunog pa rin siya. Ayan. Nakakalungkot na isipin. O tingnan ang mga halaman na nasunog. Lalo na ito guys, iniyakan ko talaga ito, yung aking moonlight. So sobra na niyang lush and talagang ang ganda na niya. So yan po ang nangyari sa kanya, as in sunog na sunog. Ayan po. And also my green velvet alocasia. Look at this one. So, sobrang ganda niya guys. Green na green. Pero, ito ang nangyari sa kanya. So, wala po akong magagawa. Dahil hindi ko siya kaagad na ipasok sa loob ng bahay. And also this one, my, what do you call this? The baby philodendron sa nodo. Ayan. Mayroon din po siyang leaves na nasunog. And, makikita talaga natin, ayan, yung babies niya, nasunog talaga siya. Buti na lang po yung painted lady ko ay hindi nagaano, pero mayroon na akong dalawang dahon dyan na inalis kasi nasunog siya. Lalo higit sa lahat, nung makita ko ito guys, nakakalungkot dahil ito po yung baby na wave of love ko, as in sunog na sunog. And also this temptation, philodendron. So lush na siya talaga guys and green na po siya pero natamaan pa rin siya ni Haring Araw. And this one guys, my giant potus. Ayan. So buti na lang hindi talaga siya as in nasunog. Naagapan ko agad na ipinasok. Pero kitang-kita sa kanila na pasunog na. Kasi yan po ang nangyari sa kanila. So, ito lang naman yung natamaan. Pero yung sa taas, hindi. Ayan. And also this one, guys. Yung kabibigay lang sa akin na hindi ko pa na iriripat. Sunog din siya. So, ito po yung nangyari nung last day na mayroon pong bagyong Dante na as in talaga inayos ko po itong lahat. Ipinasok ko siya sa loob ng bahay dahil ang magbabagyo nga. So, ayoko siyang masaktan or whatever. And then, so kinaumagahan, sobrang sinag ng araw, inaayos ko yung plants. So, nakaligtaan ko in a one moment ng oras na iyon, so makita ko ay talagang ganun na ang nangyari sa kanila. So buti na lang guys, itong part na to dito, eto nakalabas din to si Green Emerald. So pero hindi talaga siya natusta. And aking gigantum din ito. As in hindi rin siya natusta. Pero yung ito din, yung isa ko ding philodendron, isa sa mga philodendron ko, hindi siya natusta. So nasad lang ako guys kasi ito talaga yung natustang
iba kong halaman itong grupo na to. But the rest of my plants ay hindi naman siya nasunog kasi naagapan lahat. So ito po kasi yung direct sunlight. So guys, dapat po hindi natin na i-direct sunlight yung mga halaman natin na nai-indoor natin. Kasi pag nabibigla siya, yun po yung nangyayari. So yun guys, care tips lang para hindi talaga sila mangyari ang halaman nyo sa halaman ko hanggat maaari yung mga indoor plant, yung nasanay sa loob ng bahay or sa malilim na lugar, huwag natin basta-basta pasisikatan ng araw kasi ganun yung nangyayari. So buti na lang yung gloriosum ko ay hindi nadala at saka yung red emerald ko. So I hope na itong vlog ko na ito, itong post ko na ito sa aking YouTube channel ay maging aral sa atin mga kaplantitas or kaplantitos na never never kayong maglabas ng halaman in direct sunlight. So para hindi po kayo magaya sa akin. So lalo na kapag minsan gustong-gusto natin ng ulan, ilalabas natin bigla tapos biglang iinit. So yun po yung nangyayari na nagiging accident sa ating mga halaman. So I hope guys nagustuhan niyo po ang aking episode ngayon. So thank you for watching. God bless us all and see you on next vlog. God bless.